Sa laban nga kanina mga idol ng Lakers at Raptors kung saan itong si D'Angelo Russell naman talagang nag-takeover para nga sa panalo ng team ng Los Angeles Lakers, ay siguradong hindi nyo masyadong na-detalye at napansin ang mga ginawa ni D'Lo mga idol pagdating nga sa kanyang scoring and playmaking. At ito nga mga idol, titingnan natin kung paano ba binago ni D'Angelo Russell ang opensa ng Los Angeles Lakers. The first game, he is back sa lineup. First play natin dito mga idol, great fake kay D'Angelo, napakagat si Fred VanVleet, and then jab step diretso sa paint, waited for the defense to commit for an easy layup. Dito naman sa ating next play, tunuruan niya si Troy Brown na pumunta daw sa ilalim ng paint. At nang pumunta at sumunod niya si Troy Brown sa kanya mga idol, binato niya agad ang bola for inbound pass na nagresulta nga sa easy 2 para nga dito kay Brown Jr. Next play mga idol, great dribble move para ma-breakdown ang defense at tinintay niya muna mag-commit itong si OG Anunoby sa kanya. At matapos na nagulat si OG na nagresulta nga para sa 2 points ni Anthony Davis. Next play, madikit na depensa ni Fred VanVleet, quick dribble move, breakdown agad ang depensa, nagresulta sa easy 2 points si D'Angelo Russell. Next play naman mga idol, gandang ang ditong head fake na ito ni D'Lo, nakita niya na sa gilid si Hachimura pero fake muna na kunwaring titira para mag-commit ang dalawang defender. At nang makita niya na mag-commit ito mga idol, binato niya agad ito kay Rui for another 3-pointer. Next play mga idol, maganda nga na naman na breakdown ng defense matapos ng great screen neto ni Hachimura, nagresulta yan sa Schroeder 3. And then another one mga idol, kunwari hindi niya alam ang gagawin pero in fact hinihintay niya lang si AD na makaposisyon sa ilalim, and once na mangyari yon, binato niya yun agad. Ito naman mga idol, nakita niya si Pascal Siakam na tulog sa depensa, kaya another pass. And then another one, great in and out dribble at great fake kay OG Anunoby mga idol, nalito at na nagresulta nga ito sa easy 2-pointer ni D'Angelo Russell. Next play naman mga idol, drop coverage na ginawa ng Raptors kay D'Lo kaya't pinanish niya ito sa pamagitan ng pull-up 3-pointer. At sa next play mga idol, momentum breaker, talaga namang demoralizing ang 3-pointer na ito ni D'Lo. Na-sense niya na pumupunta na sa Lakers ang momentum kaya pinatungan niya pa ito ng 3-pointer. And then another 3-pointer to continue na mawala na ang momentum sa Raptors. And then mga idol, drop coverage again, and then guess what? Ganun na naman ang ginawa ni D'Lo, easy 2-pointer para sa kanya mga idol, and then this is just breakdown sa depensa ng Raptors, pinanish again for a 3-pointer. Great read naman dito para kay D'Lo, alam niyang dederecho si Ribski at lumayo siya, and then once na makuha niya yun, bang bang, 3-pointer agad ang kanyang ipinasok. Yan nga mga idol ang mga pagbabago na nangyari sa team ng Los Angeles Lakers nang dahil lamang bumalik na itong si D'Angelo Russell. Sa laban niyang ito mga idol ay damang-dama ang playmaking, ang pagiging point guard ni D'Lo para sa team ng Los Angeles Lakers. Siguro bonus na lang mga idol yung scoring ni D'Angelo Russell, pero grabing bonus yan eh no mga idol, 28 points tapos 16 points sa fourth quarter. Pero I think mga idol kung saan talaga nahirapan itong Raptors sa pagdidepensa ni D'Angelo Russell ay hindi lamang kasi siya basta threat sa scoring. 3-level player itong si D'Lo mga idol, can dribble, shoot, and pass. Yun mga idol ang pinaka-deadly dito nga para kay D'Lo at sa mga kalaban nila. Dahil elite playmaker itong si D'Angelo Russell mga idol, can read the defense really well at kaya niya ngang imanipula ang mga depensa ng kanilang mga kalaban. At mga idol, laban sa Raptors, ito ay on full display. Kaya nga mga idol, sa fourth quarter kung saan nag-takeover si D'Angelo Russell, ay doon na rin lumayo ang team ng Los Angeles Lakers. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? May napansin ba kayo na ginawa ni D'Angelo Russell kanina na naging very pivotal nga para sa panalo ng team ng Los Angeles Lakers? Kung meron mga idol, huwag kayong mahiya at huwag nyong kalimutan na magkomento dito sa ating video.